God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Merong isang matandang mayaman, dinalaw siya ng kanyang maraming apo. At siya na lang inihintay sa hapagkainan ang daming pagkain. Kaya ang mga apo ay agad kumain na hindi man lang nahintay ang kanilang lolang. At pagkatapos, hindi man lamang nagdasal. Kaya ang sabi ng lola, para kayong mga aso ko. Ayan. Para kayong mga aso ko. Mahal ang pedigree. Mahal ang gamot. Mahal ang shampoo ng aso. Mahal ang sabon. Kaya nga sabing ganon, masarap daw maging aso ngayon, masarap maging pet. Alam niyo, minamahal na kapatid, itong pagkasabi ni Jesus sa babaeng ito, kasi hinihingi ng babae na pagalingin ang kanyang anak, eh siya isang Kananeya. Ang mga Kananeya ay parang itinuturing na marumi. Tinuturing na aso. Kaya mukhang masakit yung sagot ni Jesus. Sabi nga ng isang pari, wala ba sa mood ang Panginoon? Moody ba siya? Bakit niya sinagot ang babae ng ganito? Sinabi niya, hindi pwedeng ibigay sa aso ang pagkain ng mga anak. Eh kasi nga itinuturing ng mga aso ang Kananeya, dahil kasi sila ay itinuturing na hindi maliligtas. Sila ang nag-asawa ng mga dayuhan at nagkaroon ng ibang relihiyon. Napakapangit ng kanilang turingan kahit magkakamag-anak sila. O maaaring ito ay isang dayuhan. Kaya kung ito ang tinutukoy ni Jesus na hindi pwedeng ibigay sa aso at itinuturing silang aso, ay napakasama, napakahirap tanggapin iyon ng isang babae. Pero kung ang ginamit ni Jesus na salita ay parang asong pet sa bahay, siguro katanggap-tanggap. Lalo na ngayon. Di ba? Parang masarap maging aso, niyayakap at ibinibili ng mga mamahaling gamit. Ang sabi ng isang nagpaliwanag dito, sabi nga nun, siguro ang ginamit ni Jesus ay ang salitang tungkol sa pet. Kaya merong sagot ang babaeng ito. Kami din po, kung kami mga aso, mga tuta, ay nangangailangan din ng inyong tulong ng pagkain. Pwede bang hagisan niyo kami ng pagkain? Hagisan niyo kami katulad ng isang bata na nag-aalaga ng aso na binibigyan habang siya'y kumakain, pinakakain niya rin ang kanyang pet. Diba? Kaya nga, maaari daw sila'y spiritual pet. Ano yung spiritual pet? Ibig sabihin niyan ay mga tao nung panahon na iyon, tinatanggap sila ng mga Israelita na may pagmamahal,
Pero hindi sila tinatanggap na makikinabang doon sa pangako ng Diyos na sila lang ang maliligtas, ang mga Israelita. Pero natagpuan ni Jesus ang isang pananampalataya sa taong ito na hinahanap niya sa mga taga-Israelita sa salitang miski kami po, mga aso. Kung ang tingin ng mga Israelita ay aso kami, mga tuta kami, mga hampas lupa kami, mga hindi kami kasali sa kaligtasan na tinutukoy nyo, kami di anak ng Diyos. Bigyan nyo kami kahit kaunti na para sa anak ninyo. Hindi ba napakataas ng pananampalataya ng babaeng ito? Ngayon, sa nanggaling ang pananampalataya ng babae samantalang hindi siya kasama doon sa mga Israelita na dapat ay maka-Diyos, na dapat ay sumasamba sila doon sa templo palagi? Itong mga dayuhan, hindi ito makasasamba at hindi na sila pinapansin. Hindi sila nakapapasok sa templo sapagkat sila ay marumi ang tingin ng mga Israelita. Kaya nga, kung mapapansin natin, dito nagulat si Jesus kasi ang pinakalayunin ni Jesus ay iligtas muna ang Israel. Unahin sila. Pagkatapos na may pakita sa kanila ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga alagad naman at apostoles ang pupunta sa mga dayuhan upang sila ay akayin, dalhin bilang mga anak ng Diyos, dalhin sa kaligtasan. Kaya nga, yun yung background, yun yung dahilan kung bakit ganito ang ugali ng Panginoon sa babaeng iyon. At kung bakit ang babaeng iyon ay hinangaan ng Panginoon. Nakita niyo yung tilamsik ng kanyang isip. Ibig sabihin, yung kanyang karunungan, yung kanyang kaalaman, yung kanyang interes sa Diyos, yung kanyang kalagayan na siya ay hindi nasa kaligtasan sapagkat wala siya sa bayang Israel. Nag-iisip ba kayo ng ganito? Yun ang isang tanong. Kayo ba'y after sa inyong pananampalataya? May interest ba kayo sa inyong pananampalataya? At iniisip nyo ba ang kalagayan ninyo? Diba? Meron ba kayong kaalaman sa Diyos? Bukas ba kayo sa mga kaalaman tungkol sa Diyos? Malakas ba ang inyong pananampalataya? Yun yung gustong sabihin sa atin. Ngayon, kung mahina ang pananampalataya, merong isang lola na nagtanong, pinanghihinaan po ako ng pananampalataya. Dati nang mahina ang aking pananampalataya. Ngayong tumanda ako, iniwanan ako ng aking mga anak, mas lalo akong pinanghinaan ng pananampalataya. Yun ang isang sabi ng lola. Ngayon, tanungin natin, ano ba ang dahilan ng panghihina ng pananampalataya? Ang unang dahilan ng panghihina ng pananampalataya, baka hindi nyo lahi ang maka-Diyos. Yun ang isang masaklap. Baka nasa pamilya ka
ng pabaya sa pananampalatayan? O nasa pamilya ka ng palipat-lipat sa pananampalataya? Yun ang isang problema. O kung nasa pamilya ka man ng malakas ang pananampalataya, baka pangalawang reason, pabaya ka sa pananampalataya. Baka hindi ka interesado. Nakita mo ang lola mo, taong simbahan, naglilingkod sa simbahan. Kung hindi man siya naglilingkod sa simbahan, every Sunday, nandito ang iyong angkan. Pero ang tanong, ikaw, nasaan ka? Lumaki ka, halimbawa sa barkada, lumaki ka sa mga friends mo na walang interes sa pananampalataya. Ang interes ay ang sarap, saya ng buhay. Ang interes ay tungkol sa material na bagay. Kaya nakakatakot dito, yung puntong iyon, parang medyo late ka. Kasi dapat, maliit ka pa lang ay nakikita mo na kung paano sinasamba ang Diyos. Maliit ka pa lang, nakakarinig ka na ng salita ng Diyos. Maliit ka pa lang, nandito ka, kasama ka sa pag-awit, kasama ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero nung nag-elementary ka, nag-high school ka, nawala iyon. Iyon, paano yung babawiin? Iyon yung saklap. Diba? Kaya, kung mapapansin mo, saan ka pwedeng mag-start? Pwede kang magsimula, maging interesado ka sa salita ng Diyos tuwing misa. Kasi minsan, nandito lang tayo sa banal na pagdiriwang, parang sinasama lang tayo ng inyong mga magulang, wala kang interes. Kung gusto mo talagang lumakas yung pananampalataya, sabi ng matanda, ay sabi ng pari sa matanda, magsimula ka, tignan mo muna kung ano yung mga ginagawa. Ano yung inaawit? Simulan mong sumagot sa mga pagdiriwang. Simulan mong maging interesado sa mga doktrina ng simbahan, sa mga turo ng simbahan. Simulan mong mag-Bible sharing. Simulan mong magbasa-basa. Ngayon, natutuwa nga ako sa mga Facebook at sa Google. Ang daming mare-research, ang daming best speaker, ang gagaling magsalita, lalong-lalo na sa mga Katoliko. Dati ang mga Katoliko ay nananahimik. Hindi yan sumasagot sa mga born again. Hindi yan sumasagot sa ibang religion, sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, natutuwa ako, ang dami ng Katoliko ang dumidefensa at nagbibigay ng magandang mga pananaw sa kanilang pananampalataya. Kaya lang pag ikaw ay nag-ano ng Facebook, ang hinahanap mo yung hilig mo minsan eh. Diba? Mga TikTok, mga ganon. Mag-start ka doon. Humanap ka ng favorite speaker mo. Mga bishop, mga taong magagaling sa pagpapaliwanag ng pananampalataya. Yun. Yun, kapag nagawa mo na yun, meron pang isang napaka-importante na sinasabi dito. Makikita mo yung babae. Yung babae, anong dahilan kung bakit malakas yung kanyang pananampalataya? Kasi galing sa puso niya. Galing sa puso niya ang pinakadahilan. Ano yung pinakadahilan? Mahal na mahal niya yung anak niya na inilalapit niya kay Jesus. Alam niyo daw kasi, yung pananampalataya at ang pagmamahal ay dalawang bagay
Katulad daw yan ng riles, ng trend. Dalawang bagay na hindi pwedeng maghiwalay. Katulad ng riles, ng trend, di ba dalawang bakal yun? Pag inalis po yung isa, eh pwedeng madiskarel ang trend. Ano yung sinasabi ko? Pananampalataya at pag-ibig. Kaya nga, yung courage ng babae, pag sinabing courage, ibig sabihin yan, galing yan sa salitang kuore. Courageous. Ayan, kuore. Core group. Ayan. Yan ay galing sa salitang sentro. Galing sa puso. Kaya may malaking kaugnayan ang pag-ibig sa pananampalataya. Pag hindi ka marunong magmahal, hindi ka magaling sa pananampalataya. Kung hindi ka mapagmahal na asawa, kaduda-duda ang iyong pananampalataya. Kung hindi ka mapagmahal na anak, baliwala sa iyo ang pag-aaral, baliwala sa iyong paghihirap, baliwala ang pagtulong sa pamilya, baliwala ang pag-aalaala, baliwala ang paggalang sa pamilya, sa magulang, sa ibang tao. Sa palagay mo, magaling kang sumampalataya? Kung isang bastos ka, kung isang magnanakaw ka, kung ikaw ay immoral, palalaro sa kababaihan, kung ikaw ay mandaraya, tiyak ang pananampalataya mo ay hindi totoo, may malaking problema. Kaya sabi daw, kung gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, maging interesado ka muna sa pagmamahal. Kaya nga, pag-uwi ninyo, pakita mo naman yung pagmamahal sa magulang mo. Pakita mo naman pagmamahal sa asawa mo. Pakita mo yung pagmamahal sa mga kaawa-awa, sa mga lolo at lola mo, mga matatanda na walang kumakausap. Ikaw lagi ka lang nagti-TikTok, ikaw lagi nagfe-Facebook. Pero hindi ka nagpapakita ng pagmamahal. Kaya walang kwenta ang pagsisimba. Nandito ka man kung hindi mo dine-develop ang pag-ibig, ang pagmamahal. Doon sa pinagtatrabahuhan nyo, ang dami mong kaaway, ang sama ng ugali mo. Eh paano mo sasabihin sumasampalataya ka? Kaya tandaan ninyo, itong sinasabi dito, ang pananampalataya ay galing talaga sa pag-ibig. Magkasama yan. Huwag mo sasabihin, mahal mo ang iyong magulang kung hindi galing sa iyong pagmamahal sa Diyos. Ilan po yung gustong sabihin dito? Ang sabi nga dito eh, wala nang problema. Kahit na sino, pwede na talagang maligtas. Kahit na sa ibang reliyon ka, pwede kang maligtas. Hindi sinasabi ng Katoliko na dito ka lang maliligtas. Ang sinasabi ng Katoliko, eh nandito na ang lahat. Alam mong unang simbahan ito, tinatag ni Kristo. Alam mo, mga pananampalataya, dito ay talagang pananampalataya na nanggaling sa mga apostoles, kay Kristo at sa mga apostoles. Alam mong ito ang tunay na reliyon. Doon lang tayo nakakasigurado. Pero sa pagpapractice ng pananampalataya, baka talo tayo ng mga Muslim. Baka talo tayo ng mga Buddhist. Dahil naniniwala din sila sa Diyos. Pero champion sila sa pagmamahal. Champion
sa pag-ibig, champion sa pagmamalasakit, champion sa paggawa ng mga kabutihan. Yun po yung malinaw na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Lahat tayo pwedeng maligtas. Nakakasigurado ang mga Katoliko dahil kasi ang ating pananampalataya, totoo, advance tayo. Diba? Totoo itong, napagkat galing itong mismo sa reliyon na itinatag ng ating Panginoon. Pero ang problema, sabi ni Jesus, ay ito. Baka kung ibigay ko sa iyo ang iyong hiningi, meron kaya akong matagpuang pananampalataya pagbalik ko sa iyong buhay. Lahat ibibigay naman ng Diyos. Eh, sabi nga, seek first the kingdom of God and all the rest will be given to you. Humingi ka at bibigyan ka. Pero ang tanong, nandiyan ba ang pananampalatayang hinahanap ni Jesus sa iyo? Siguro advance ka na dahil kasi may bahay ka na, may kotse ka na, yung iba sa inyo, maganda ang trabaho, mga magulang ninyo talagang nagsisimba, may mga minana kayo, talagang ano na kayo, meron kayong nakalalamang na kayo. Pero ang tanong ni Jesus ngayon, sa pananampalataya ba, baka kulelat kayo? Salitang kulelat. Sabi niya nga, pag hindi ko natagpuan ang pananampalataya, hindi ko natagpuan ang kaharian ng Diyos sa iyong pagkatao, iitsa kita, itsapwera ka. Na sinasabing hindi ka maliligtas, pero ang Panginoon ang nagsabi, dahil sa iyong pananampalataya, ibibigay ko ang iyong hinihiling. Tingnan niyo, napaka-importante ng pananampalataya. Kaya nga, i-develop ninyo ang pananampalataya sa inyong mga anak. No? Napakahirap niyan. Kitang-kita ko yung mga bata dito. Paglakaran ng lakaran niya mga batang iyan, sabi ko, siguro hindi pala simbang yung magulang nito. Pinababayaan ko muna kahit maingay ang bata. Pinababayaan tumakbo, pinababayaan minsan nagliligawan, no? Pinababayaan ko muna. Kasi kitang-kita ko kayo eh. Sa bawat kilos nyo, kitang-kita ko kayo. Kaya pag may nagliligawan doon, nagdadaldalan, kita ko yon. Minsan kinikibo ko. Pinababayaan ko yon. Kasi alam ko merong mga pamilyang mahina ang pananampalataya. Pero hanggang kailan? Tanong ko lang. Ang ganda-ganda pag nakita mo yung bata, pag nagpapahid ako ng langis, pag alas 8, ako rin yung pari ng alas 8, nakaganyan na kagad yung mga bata, nakatingin na gano'n, nagpapapahid ng langis. And then makikita mo yung mga anak mo, andiyan dyan, ang babait, ang bubuti, nakatingin sa'yo kung paano ka nakikinig, kung paano ka nagdarasal, kung paano ka ka-interesado. Kaya ang pananampalataya, hindi lang ito sinigawan ka ng sinigawan ng pastor o ng pari at sumampalataya ka na. Maliit pa lamang talagang masasabing lahi ito ng may respeto, may takot at nagmamahal sa Diyos. Kaya tanong ko lang sa inyo ha, tanong ko lang sa inyo, kailan tayo magiging katulad ng babaeng ito? Hinangaan ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, may pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga kahilingan sa hapag ng awa ng Diyos habang inaawit natin na may pagtitiwala ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay, sabihin natin, alam kong may diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, alam mo ang aming nasa puso. Galing sa puso ang aming sasabihin sa iyo ngayon. Katulad ng babaeng Kananeya na nakikiusap, tulungan mo kami sa aming problema. Tulungan mo kami sa aming pangarap. Tulungan mo kami sa aming mga ipinagdarasal na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, bagamat paminsan-minsan hindi mo madama ang aming pag-ibig, ngayon ay gusto naming isigaw sa iyo, lubos kaming nananalig, lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kakapitan. Ang mga bagay sa daigdig na ito, miski ang aming kayamanan, ang aming mga mahal sa buhay, hindi kami may pagtatanggol nito sa iyong harapan. Kami lang ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo ang siyang titingnan mo. Kaya Panginoon, nagmamakaawa kami, pagtibayin mo, palakasin mo ang aming pananampalataya. At nakikiusap kami lahat ng aming problema. Tulungan mo kami lahat ng aming inihiling sa iyo, Panginoon, ay pinagmamakaawa namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, narinig ka namin ngayon. Salamat po, nadama ka namin. Salamat po. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa kadami mo, merong magandang mangyayari sa iyo.
kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming hiniling ay nihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at aming tagapagligtas. Amen. Purihin natin ang Panginoon.